Good day! Ako po si Abigail Anabe, ang Embro Operator ng LCC Legazpi Branch. Ito po yung embroidery machine namin. As of today, September 25, 2022, madalas itong magamit. Dahil continuous po yung production natin ng mga bulk orders po sa atin ng embroidery logos. And meron din po kaming mga ina-accept na love gown, which is yung pinapagawa po is mga letter or text. And naka 136 logo kami na run last week. Nagpapahinga lamang yung ating machine tuwing uwian po namin. At ang pending namin ay good for 8 hours. Pero depende pa rin po sa machine natin kapag nag-error po siya. Sa consumables naman po, nakapag-consume kami ng 2 threads, 6 needles at 16 yards ng pilon. At dito naman po yung supplies namin. Maayos ang aming supplies. Dito naman yung mga stocks at unused threads, needles at ang ating mga tools, which is yung oil. And dito naman po sa baba, meron pong cabinet. Diyan ko po nilalagay yung mga USB, yung mga gamit po ng ating machine. At dito naman po sa side ng ating machine, nakalagay yung pilon. And syempre, di po mawawala yung ating frame na isabit ko po siya para mas organized at hindi po siya makalat. So, ganito naman po yung tamang paglilinis ng ating bobbin. So, una po is tatanggalin po natin yung plate. Ito pong nasa unahan. Gagamitan naman po natin ito, tatanggalin yung tornilyo. Pag natanggal na po natin yung tornilyo, i-remove po natin yung plate. Ayan po. So, pag nabuksan na natin, tatanggalin po natin yung bobbin case. Hila lang po natin yun. Then, kuha po tayo ng brush, yung maliit lamang, para saktong-sakto po sa paglilinis natin. Tatanggalin po natin dyan yung mga alikabok at mga sobrang threads na nakasabit po sa ating bobbin, sa lagyan ng bobbin. So, ayun. After natin malinisan, syempre, lalagyan na po natin ng oil. Tinanggal natin yung plate para mas makapaglagay tayo ng oil sa mismong lalagyan ng bobbin. Kasi once po natin na dun po mismo sa plate natin isinot yung oil, is magkakos po siya ng mancha sa mga damit. And dito naman po sa side, nilalagyan ko rin po yan para naman po sa paglagay ng ating mga frame para hindi po siya ma-stuck. After natin maglagay ng oil, ibabalik lamang po natin yung plate niya. And syempre, lalagay po natin ulit yung tornilyo. Ayan po. Then, after naman natin may kabit yung mga tornilyo, ibabalik po natin yung bobbin case. So, yan. May hawakan po siya. Ipupush lang naman natin. After po yan, kailangan may marinig po tayong parang nag-lock. So, okay na po yung ating bobbin. So, dito naman po tayo sa paglalagay ng thread. Dito po sa pag-threading natin, susundan lamang po natin yung lines. Ayan po. Kaya po ng tinuturo ko, papasok lamang natin yung thread. At after po niyan, iikot po natin siya ng dalawang beses. At ipa-follow lang ulit yung lines. Papasok dyan. At iikot po yung thread. Papasok ulit po yung thread sa butas na yan. Then after po makapasok, hihilahin natin pababa. Ipapasok ulit sa circle na yan. Then, i-shoot po natin dun sa side. And, ipapasok natin yung thread sa needle. Para rest lang lamang po yung process ng pag-threading natin. Pero, kailangan po natin i-follow yung mga linings. At ito naman po yung ating bobbin rewinder. So, nasa gilid lamang po siya ng ating machine. Siyempre, ito po yung ating screen. So, makikita nyo po, wala pong problema sa screen natin. Gumagana po siya. Ito po yung aming... Ito naman po yung aming embroidery folder. Dito po nakalagay yung inventory reports at inventory maintenance po. Maintenance po ng ating machine. So, makikita nyo po, updated po siya as of September 27. Yan po yung ating embroidery inventory reports. Yan po yung updated ngayong week. Nililinisan ko naman po yung ating machine every day before po ako mag-start ng production.
para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng damage. Meron po kasing mga scenario na kapag hindi po natin nalinisan yung ating machine, nagko-cause po siya ng damage. Yung mga aligabok, mga thread na nakabuhol sa bobbin case, yun po yung mga nagiging cause ng pagkasira ng ating ginagawang production. Kaya naman sa mapapansin niyo po, naiiwasan ko po yung pagkakaroon ng damage at tuloy-tuloy po yung handan ng ating